Magandang umaga, kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon ngayong umaga po ng June 26, 2023 na kung saan sa ngayon ay nawala na nga po yung LPA na ating binabantayan na nasa labas po ng ating area of responsibility. Pero yung ITZZ po ay nakakaapekto ngayon dyan sa may Southern Luzon, Visayas at Mindanao at may habagat pa rin na umiihip naman dyan po sa may southern part ng Palawan at posibleng bago mag-weekend ay muli pong lalakas ang habagat lalo na po dyan sa kanlurang bahagi ng ating bansa. At sa atin pong forecast, wala naman pong nakikita dito na banta ng bagyo na tatawid sa ating bansa hanggang po sa matapos ang buwan na ito o kaya po ay hanggang sa susunod na dalawang linggo. At sa lagay po ng ating panahon, ngayong madaling araw ay generally fair weather po sa malaking bahagi ng ating bansa, maliban lamang sa mga tsansa ng maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan sa ilang bahagi po ng Quezon, Mimaropa, ilang bahagi ng Western at Central Visayas. At mamaya ay sisikat ang araw sa malaking bahagi po ng ating bansa pero posible pa rin ang maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan lalo na po dyan sa may Southern Luzon, Kabisayaan at ilang bahagi po ng Caraga. At ang hapon ay mas mataas na muli ang tsansa ng mga pag-uulan sa malaking bahagi ng ating bansa lalo na po dito sa may Luzon, Kabisayaan at ilang bahagi po ng Mindanao. Kaya mag-ingat lamang po tayo at kung lalabas tayo sa ating mga tahanan ay ugaliin lamang po natin ang magdala ng kahit na nang panangga po natin sa init ng araw at proteksyon na rin po sa mga biglaang buhos ng ulan. Sino naman pong mga baybayin, wala naman po tayong nakataasan ng mga gale warning signals pero iba yung pag-ingat lamang po kung papalaot tayo para makaiwas sa mga sakunang pangkaragatan. So, yun po ang latest update natin sa araw na ito. At ako po muli si James na nagsasabing, sa kahit na magsubok po na darating sa ating buhay, huwag na huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Thank you and God bless!